napakahalaga talaga ng holiness, kabanalan. Yan talagang kailangan natin. Tapos, yung susunod namang Sabado, kung papalaran tayong buhay pa, ay sa Holy Rosary. Ang speakers po ay si Father Jimmy, na ang topic niya ay Sunday celebration in the absence of a priest. Ibig sabihin, pag walang pari sa mga barangay, kayo ang ipadadala, magba-Bible service kayo doon. Kaya para kayong pari noon. Kayo ang celebrant, may dala na kayong hostia noon, at kayo yung magpapacilitate, at kayo din yung magbibigay ng sharing, style homily. Yun yun. Kaya napakahirap dito. Kaya dapat lagi kayo nakikinig, lalo na sa topic ni Father Jesse, holiness. Aba, pag wala kayong holiness, mahihirapan kayong magbigay ng Bible service. At ito, talagang dito ginagawa namin yan, sa Munggaan, sa aming tawag dyan, squatters area. Ayun. Kay Father Jimmy, ang daming barangay. Sinulit kay Father Jimmy, ang daming barangay. At sabi ko, sige, huwag ka masyadong magpakapagod, padalam yan na yung ministers mo. Ha? Kesa ito yung lagi nasa hospital. Tama na yung apat. Kasi kami may bilang kami sa hanggang apat lang. Eh sa dami ng barangay dyan. Eh tinutulungan ko na nga siya eh. Tinulungan namin ni Father Jesse, si Father Jimmy sa dami na... Nahati pa yon. Eh kung hindi pa napawala yung langgam. Baka sa hospital na siya tumira. Tanya naman kailangan si Father Dentoy. O yun sa langgam, di ba? O tapos... Si Monsignor Ray naman, ang topic niya, Mary and the Eucharist. Ay, napakalaga rin ito. Eucharist, ha? Tsaka si Mary. O, yan is next Saturday. Yung susunod na Saturday, sa GSIS po kayong pupunta. Ayan po yan. Sa tabi, ha? Sa kabila. Ang speakers po, si Father David, Liturgical Signs and Gestures, and special questions on liturgical celebration. Ay, maraming tanongan to. Maraming kayo dapat na itanong at malaman. Tapos, kay Father Reggie Piyat, yung parish priest ng GSIS, ang topic niya, the Bible and the Eucharist pa rin. Ayan. Napakaganda niya ang Biblia kasi hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia, mga Katoliko. Ang lagi niyong hawak yung mga newspapers ng mga board na pictures. Kahit day minister, meron nun. Pagpunta ko sa isang bahay na day minister ko, eh, siguro nakalimutan niya. Nasa harap pa lang sa center table. Sabi ko, ano ito? Napahiya, kinuha. Sabi ko, wah, gawin na, kahiram. Ay, aandun na eh. Sayang naman. Sino ko ito pabahay dito? Kapag nilaya ng kaunti, walay minister yun, nawala yung Biblia, yung magazine na may bold pictures ang naroon. So, tatago-tago dapat yung gano'n, tatago yun na. Pag may minister na kayo, nasa harap na ng center table, Bible na. Okay? Personal na yun, private na yun, itago nyo na lang. Kung hindi nyo maiwasan, hindi nyo mapigilan, itago na lamang. Ayan, para sa inyo na lamang yun. And then, hindi sa ini-encourage ko kayong bumili noon, ha? Hindi, kung talagang ano lang, sakit na at hindi na mapaglabanan, mahirap na pag-ulo, hindi tago-tago nyo na lamang. Tsaka bibili pa kayo, dami naman sa internet. Libre pa. Oh, seven. Next! Pati saan tayo ngayon, Holy Family? Susunod saan? Holy Rosary. Then, GSIS, o panguli na to, sa MGCP. Ito MGCP. Ay! Krisantimo! Palagay ko to. Ano? Krisantimo. Mother of Good Counsel. Ayun, tama. Mother of Good Counsel. Counsel Parish. Ayan. Ang speakers doon, dalawa po. Si Father Boy T, yung parish priest doon, ang topic niya, Beaticum with Practicum. Beaticum, hindi ko alam. Ay, ito yung pagdadala niyo ng ano, hostia sa may sakit. Ayan. Okay? Kasi yan isa sa mga talagang gagawin niyo pagkatapos ng misa, kung kuha na kayo ng hostia, dadalhin niyo na sa mga may sakit. At saka mga nagsasakit-sakitan. Ayun.
na gusto lang makita yung line minister, sakit-sakita. Pati pumunta na yung line minister doon, dadalawin. At magkakaroon na sila dalawa ng banding. At uuwi ang line minister, gabi na. Ayun yun. At ang sanya niyan, ang sanya niyang biyatikong, lalo na pag ang dadala niyo ay matitipuhan ninyo, nako, ang saya. Araw-araw niyo dadala siya ng biyatikong ng kostya. Lugar linggo-linggo lang, magiging araw-araw. At lagi kayong mabango. Diyos ko po. Oh. Papa, muli, si Padre Reggie naman. Ayan, ang topic niya ay Eucharist pa rin. Ay, hindi pala. Kay Father Boyd yung Eucharist din, eh kay Father Reggie, bari, dito Father Reggie, Eucharist pa rin. Baka dami nila mabibigyan sa Eucharist, ay napakaganda naman talaga doon. Okay, at maaaring may mga idagdag pa po sila doon. So, yan po. At tapos, ang graduation nyo, March 7, sa, di ba Father Jesse, sa ano rin? Kaos, Chrysanthemum din. O, doon din. Ayan. At syempre, sa graduation ninyo, ay dapat naka-uniform na kayo noon. Kaya magpapatahi kayo, hindi ko alam kung saan nagpapatahi. At tapos yung pistolito nyo, at tapos yung prayer book, gusto ko, ay dapat mga lay ministers, ay may prayer book, ang aking mga lay ministers, ay binentahan ko. Ay hindi naman binenta, na parang tumupo ko. Ay binili ko. Ay binili ko. Sila, kasi, ay iba doon, wala eh. Ay gusto ko sila lang magdasal. Paladasal mga lay ministers ko eh. Kaya ibinili ko sila. Kaysa naman sa tuwing meeting namin, nakaluhod lang sila ng tahimik at nagdadasal na ganyan, ay gusto ko may libro na. Kaya hindi na sila nakaluhod. Nakaupo na lang at nagdadasal. So bibili rin kayo noon. Bibili rin kayo ng pigs, lalagyan nyo ng hostia, dadali nyo sa may... Okay. So hindi ko na papakatagalin pa, mamaya ko nilang idadagdag ang iba, sapagkat si Father Jesse talagang nag-iinit na, at gusto na, ay nag-aapoy na, at gusto nang ibahagi sa inyo ang kanyang karanasan tungkol sa kabanalan. Okay? Si Father Jesse po ang pura paroko dito sa St. Martin de Porres, Avellina. O palakpakan po natin si Father Jesse. Hindi ko po alam kung ano oras siya matatapos. Inaasahan ko siguro mga alas 3 ng hapon. Mas naglalagablab yan, mas tatagal ang talk niya. Kaya, salamat. At humingin muna tayo ng konti doon sa pag humingin tayo ng konti. Yung ano, pwede magkape kayo dito ha, habang nagtotalk siya. Pasensya na kahit ang budget na, ang liit ang budget namin, 20,000 lamang ngayon, kaya pagpasensyahan na. Ngayon po ay mga naglalais sa maging lay ministers sa Holy Communion, extraordinary ministers sa Holy Communion. So, para po tayo ay, kasi kayo ay limang linggo, limang Sabado na magtitipon, at same time, you know, kapag kayo ay lay ministers sa Holy Communion din, no, ay magkakatapotan po rin. No, kasi, bahagi din ng ongoing formation ay ang monthly recollection. Kaya po, pwede yung magpakilala bawat isa, pangalan, edad, trabaho, at bakit yung nag-isipan na pumasok ito sa organization sa Lord. Walang trabaho yung natin sila na naaaya po ako ni Father Peter, pinakamatanda sa naman niya. Para ay ako po si Father Peter, ang dami niya. Gusto mo?
Kung matagap ko lumayo sa
Tagal ko lang pangarap na mag-serve sa sumbahan. Nagkataon naman na naispatan ako ni Brother Tony sa langgam. Nalilita niya ako lagi sa simbahan. So, hindi ko rin ina-expect na bigla niya akong lalapitan at i-invite dito. So, hindi ko na pinakawalan yung mga hindi lang sila mag-inom. Tapos, hindi ko. So, maraming sila mag-inom na lahat. Ang good morning, brothers. I'm 39 years old. Talaga ilang lang. Personal brother po ako ni Brother Bo Sanchez. Kaya ako po nasip ang sabari sa ganitong gawain ko ay para po kakaulan ng aking pananampalataya. Mas lumalim po ako yung pag-ilipan komunikasyon ko po sa siya. Maraming salamat po ang magandang umaga. Magandang umaga po. Ako po si Rodolfo Rod po, magkakamilala sa amin sa Parangigal Lendona, St. Joseph, Rodolfo ni Ronnie Rupol, St. Joseph do Borges Padre sa Parangigal Lendona, sa Kumbang Bay Chairman, Alendona, 55 years old po. Matagal na po, gusto ko talaga nang makasama bilang kusunin na. Kaya lang po, hindi po nabibigyan ng pagkakataon. Bakit po gusto ko sumama? Dabura po lang, nasarap po lang daw sa sakit ng kanser. At na,